Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Luzon Bizayas, Mindanao, handa na ba kayo? KP, kilos pronto! KP, kilos pronto! Servisyon totoo, mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KP, kilos pronto! Paglalaban ng karapatan, problema ay matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto! Kakampe ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya ay makamit, lahat ay aming gagawin. KP! Kilos pronto! Ala, abay! Magbaon ng napakadaming pasensya, Tolben, mamaya. Ay, sigurado. A 15 ng Disyembre. Biyernes. Biyernes, sweldo, sale, Christmas party. Lahat na ng traffic! Tao nasa lansangan mamaya. Mahabang pasensya. Anyway, kung meron naman kayong radyo at meron naman kayong television yung sasakyan, live na live nyo kami papanood sa PTV4. And of course, sa social media, facebook.com/kilospronto. At sa aming website, bitagmedia.com. Napapakinggan din po ang programang ito sa Radyo Pilipinas 2918 kHz. Anyway, good afternoon, Talben. Magandang hapon. Ito, pinag-uusapan, yehey palakpakan, pag-aprobaan ng tax reform bill, isinumite na kay Pangulo Duterte. Nangako naman ang Pangulo, Talben, na Tuesday pipirmahan niya. Ito'y... kung ikay sumasahod ng 21,000 pesos pababa kada buwan, wala ka ng tax. Nako, yun! Hindi na kailangan bawasan ng buwis. Yan! Ibig sabihin, iti-take home mo na yun. Well, less yung PhilHealth at saka Pag-ibig. At saka SSS. Kaya lang, sa mga nag-iyos bad news. Taas ang kwan. Sa mga bibili naman sa sakyan. Bad news pa rin. Taas sa kasi ang target nito, yung mga mahihirap, Tolbin. Hindi naman yung mga mahihirap to. Wala nang pambili na sa sakyan. At saka yung mga mahihirap na good living. Ganun ba? Mahihirap na good living. Paano yung mga umiinom na soft drink? Yun! Isa pa rin yun. Ang dami talaga. Yan lang kalibangan nila Hindi, ang kuwan naman ng presidente ng mga mambabatas, malaking take home mo. Maigagastos mo. Malaki rin magagastos. Okay. Anyway, wag na po nating patagalin pa. Imbestigahan at serbisyo publiko. Umpisa na. DLTV Bus Company. Inereklamo. Driver at konduktor walang modo. Pasaherong balikbayang OFW. Dinarantado. Alamin sa Kilos Pronto. Mga masahista, nagpasaklolo. Araw-araw may kalta sa sweldo. Mga amo, Amerikano, alamin sa Kilos Pronto. Ang kambal na ito, idol ng kabataan. San man sa bansa, superhit ang performance. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at palitaan. Kilos Pronto, umpisa na! So, alam mo, Tolben, palapit ang Pasko. Mga kababayan natin, nagsisiuwian na. Especially next Friday. Bukas pa lang, na. 4-day weekend. Saturday, Sunday, tapos Monday, Christmas, Tuesday, wala rin pasok. Diniklara ng pamahalaan sa gobyerno. So, 4-day weekend. Ito'y paalala po namin dito sa Kilos Pronto, doon sa mga bibiyahe, pauwi ng kanilang mga probinsya.
Ingatan po ang mga bagahe para iwas po sa aberya at di matulad sa isang kababayan natin ngayon na nawala ng gamit sa sinakyan ng bus. Ha? Dumulog sa Kilos Pronto si Joel Irlanda para ireklamo po ang DLTB Bus Company. December 8, 2017, bumiyahe papuntang Naga City, Camarines Sur, si Joel Bitbit ang isang backpack at maleta. Lulan siya ng DLTB bus na may body number 7M. Naglalaman ng bagahe ng passport, airline ticket, Samsung tablet, wallet na may lamang credit card at debit card, medical insurance, Emirates ID, overseas employment certificate, birth certificate, video passbook, driver's license. Lahat ng mahalagang bagay. Nang makasakay sa bus, inilagay ni Joel ang mga bagay sa itaas ng kanyang inupuan. Pero, pinilit siya ng konduktor na ilagay niya ang gamit sa compartment ng bus. Doon sa baba. Tama. Ang masaklap, pagdating niya sa Naga City, hindi na mahanap ang maletang inilagay sa malaking compartment na ipinalagay ng konduktor. Nang tanungin ng pobreng pasahero ang driver, sinagot siya ng pabalang at sinabing, may bagahe ka ba? Pati yung konduktor sabi, may bagahe ka ba? Sabi niya, di ba? Anyway, sa pagkadismaya, bumalik dito sa Maynila kahapon si Joel para at dumiretso na rito sa ating Tolben sa Kilos Pronto. Magandang hapon sa iyo, Joel. Magandang hapon po. So, ang sabi ng pinilit ka na ibaba mo, walang lock, siyempre yung maleta mo. May lock po, pero maliit lang. May lock po, maliit lock. Gano'ng kalaki yung maleta mo? Maliit lang po. Yun. Kasi sa doon sa overhead. Opo. Okay. Sakto siya doon. Kasi yung alam ko, ilalagay pag hindi kasya. Pag malaki. Teka muna, ito. Buti, sinagot tayo. Ayan. Si Ryan Salvador, ang head ng Public Assistance Office ng LTFRB. Alright. Magandang hapon po, Sir Ryan Salvador. Yes, magandang hapon din po, Sir Alex. Erwin po, Erwin. Sir Erwin. Okay lang po. Kasama po natin si Tol Ben. Sir, meron po tayong kababayan dito na humingi ng tulong, ng ayuda, Sir Ryan. Pasahero siya ng DLTB kahapon, papunta ng Naga. Nilagay niya doon sa overhead yung kanyang maleta na maliit. Pinilit siya ng konduktor na ibaba doon sa luggage compartment sa baba ng bus. Pagdating ng Naga, wala na yung kanyang maleta. Nung tinatanong niya, sabi ron ng driver, may bagahe ka ba? Parang kasalanan niya pa ngayon. Sir, ang tanong namin, may panunagutan di po ba yung bus dito? Bayaran ko ano ang laman ng mga maleta na yon, Sir Ryan? Supposedly po, Sir Erwin, ang policy po dyan pagdating po sa mga bagahe. May pananagutan po ang konduktor, lalo na po kung nandun po sa compartment ang doon po nilagay sa compartment ang bagahe ng isang pasahero. So supposedly dapat accountable sila dyan at meron po sila dapat basis at alam nila kung kaninang pag-aari po itong bagahe para hindi po magkaroon ng switching o magkaroon ng magbigay sa ibang pasahero yung bagahe. So ang nangyari po, naging negligent on the part of the conductor to monitor baggage na nandun sa compartment. And second, alam, violation din po yung pagsagot ng papalang na may bagahe pa na hindi pa lang po nalaman na muna minonitor kung ano man po yung bagahe ng pasahero na kinaklaim po niya. So sir, paano ito? Kasi kawawa naman, halos lahat ng gamit niya na mahalagang bagay, naroon kasi may padlock, ano, pero pinababa ng konduktor, pinwersa siya. May laptop, may mga credit card, debit card, birth certificate, yung maleta niya, sir. Ayun po ang gusto niya nga ma-recover. Yung po, we highly suggest to the passenger to secure a police report to itemize po yung ipablata niya po ito para ma-itemize niya po yung laman ng kanyang bagahe. At dumulog po dito direkta sa aming opisina para may matawag namin ng DLTB saka po yung responsible conductor regarding the violation of negligent conductor and the road behavior para magkaroon po ng pag-uusap on the part of the bus company kung naman ang pananagutan ng kanilang kumpanya in regards po sa negligence sa kanilang conductor. Alright sir, is it possible, kasi paalis po siya ng December 20 ng OFW po ito, yung passport niya doon sa katarantaduhan ng konduktor, pati passport niya missing ngayon, yung kanyang laptop, yung kanyang mga birth certificate, driver license, etc. Nandoon lahat po Sir Ryan. So, is there a way that probably by Monday siguro magawa ng para mapatawag yung DLTB company, Sir Ryan? Yes,
Yes po, rest assured that we will assist the complainant sa abot ng mga kaya ng LTFIB para po may patawag ang dambas company at makausap at makaharap po nila kagad para po ma-discuss po yan. Then we don't understand the situation of the complainant dahil alam po natin na meron din po siyang activities na kailangan or kailangan puntahan. So, Ryan? Kami lang po isa, pagpunta niya po sa Monday, sisimula po namin kontakin po yung Ryan. LTB at makausap po regarding the concern. Okay, Ryan, kami nagbibigay na sa inyo ng warning kasi itong DLTB ayaw makipag-usap. Oo, bastos. Ay, may pagkabastos. Kaya yung pamuna ng DLTB, lalo itong general manager na si Lawrence, tumanggi makipag-usap. Mm-hmm. Ngayon, wala raw siyang kinikilala kahit sino dahil tama sila. Ay, nahahamon ho kayo. Abay, tarat. Ay, para sa akin ho siguro, sample na ho natin to. Ay, tanong ko lang ho, meron bang insurance sa mga pagdating ho sa mga gamit matapos sa madeklara ng pasahero sa pulis? At yung ba'y may mga account liability insurance man lang sa mga nawawalang gamit at meron ho bang max? In regards po sa mga baggage, sir, kapag po meron po magahe, dapat po may baggage counter po yon. Okay. Pero po, there are some cases na ang conductor ay palong daw ay nakakita po sila ng pasero at naglagay po ng bagahe sa at wala pong baggage counter. Oh. Ang nagawa po dyan is monitoring para to make it safe sa pasero. Oh. Pero ang pagiging violation mo naman po nun is yun na pong negligence on the part of the conductor to monitor the baggage of the passenger. So, ang may mga cases po kasi nasa pagsa terminal po, tinitikitan po yung mga bagahe po na yan para yun yung monitoring. Alright. Pero kapag hindi po natikitan, meron pong monitoring on the part of the conductor. Alright. Para po alam niya po kung kanino bagahe ang bawat nasa compartment na nilalagay po nila. So, sir, okay. So, lamang si Joel dito na makakuha ng claim doon sa nawawalang bagahe. Sir, Ryan. Yung po yung pag-uusapan po na nila personally, if we contact the DLTB bus regarding concern. Right. Hindi ba natin obligahin po? Para naman medyo, ang kalilang prangkisa naman, nakaatang ho sa inyo na pwede ho, pag medyo may conditional din ho yan, pag may reklamo, ayusin muna. Hindi ho ba pwedeng gamitin natin yung kapangyarihan ho ng LTFRB sa inyo? We will respect to the legal division just in case po hindi po nakipag-coordinate ng maayos ang DLTB bus company. I-escalate po namin immediately with the legal division para po for appropriate action po. Okay. Alright. At ikaw naman, we will do the initial po muna po, Sir Erwin, na makausap yung bus company sa... Sige po. Sir, pwede ba sa Monday papuntahin namin si Joel sa inyong tanggapan? Opo. Sir, inaasahan po namin yan para po kami po mag-coordinate sa bus company. Alright. Sige po. Ganun po gawin namin. Samahan po namin sa Monday. And at the same time, maraming salamat po pala, Sir Ryan. Maraming salamat po. Oo. Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Erwin. Right. At ikaw naman, Joel, sa Lunes, punta ka sa opisina namin para samahan ka namin sa DFA para makuha yung passport in 1 week. At siguraduhin na rin natin. Ikaw naman, Lawrence, ang pangalan itong kumag na to? Lawrence Kumag. Lawrence Kumag, a.k.a. Bautista. Aray, Lawrence Bautista. Kumag Bautista. Makinig ka. Magtago ka na sa karsunsilyo mo or kahit na sa palda ng misis mo, hahanapin ka dahil dito, kung ikay nagtatago, lalo ka namin bubuisitin. Magpakita kang kulukoy ka. Okay. At ikaw naman, Joel, samahan ka namin sa, pagkatapos sa LTFRB, samahan ka namin sa DFA para kaya pa naman niya. 1 week naman ng TAPS. So, mga 27, makukuha mo yung passport to 28. Okay? Alright. Hintay mo kayo mamaya. Sige, alright. Samantala, tumataginting na 40 hanggang 50 mil ang sahod kada buwan daw, Tolben. Yan ang pangakit ng Amerikano kung bakit nahikayat niyang magtrabaho bilang mga massage therapist ang 100 aplikante online. Really now? Aha. Pero ang naturang sweldo, isang malaking kalokohan pala. What? October 2017, pumasok bilang mga online massage therapist sila Noemi Novales, Elizabeth Urbano, Jenny Lynn Leong, Maria Fe Castillo, at mahigit 100 pa na mga kasamahan sa Remedium Incorporated, formerly Zenya Incorporated. Pinapatakbo ng mga Amerikano sina Brian Perley at David Foote ang naturang kumpanya. Oh. Pare-parehos nilang nalaman ang trabaho ito sa pamagitan ng website na kumpanya. Okay.
Ang job interview ay isinagawa sa pamamagitan ng Facebook Messenger kung saan hihikayatin ng mga aplikante ang bentahin nila. Susweldo ka ng 40,000 hanggang 50,000 pesos kada buwan. Holy cow! Bawat aplikante ay sasailayo sa orientation at training kapag hired ka na, on board agad. Naku. Ang estilo ng service nila, gumagamit ang kumpanya ng mobile application na tinatawag nilang Zenya. What? Kung saan through online ang pagpapabook ng kliyente sa massage therapist. Ang problema, sa isang kliyenteng naseserbisyuhan, kinakaltasan sila ng 10% na tax kada araw. Taliwas sa pinirmang kontrata nila na ang tax ay dapat ibawas kada linggo. Which kung tutuusin, bawal pa rin, Tolben. No. Ay, talaga. Halimbawa, ang isang massage session per hour ay nagkakahalaga ng 400 pesos. Ibabawas dito ang 50 pesos pambayad sa rider na maghatid sa therapist. Why? Papunta sa bahay ng kliyente. Ma- ang matitirang 350 ay hahatiin sa dalawa. 175 para sa kumpanya, 175 sa therapist. Okay. Sa kakarampot na 175 pesos na babawas pa rito ang 10% na tax. Naku! Pero giit ng mga nagre-reklamo, wala naman silang binigay na tax identification number. Kaya paano kinakaltasan at saan dinadala yung kinakaltasan ng voice? Good question. Hindi rin sumunod ang mga kano sa napag-usapang benepisyo. Nakasaad kasi sa kontrata na tatanggap ang empleyado ng 491 pesos na bonus kada araw. Ha? May kliyente man sila o wala. Napakagandang kumpanya nito sa amba ito. Too good to be true. Dahil lumalabag ang pamunuan ng Remedium sa napagkasunduan, mahigit 100 online massage therapist ang umalma at nagre-reklamo ngayon dito sa atin sa Kilos Pronto. Alright. Well, narito yung ilan po lang sa kanila, si Miss Noemi Novales at Elizabeth Urbano sa studio. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon, hapon. Alright. Yung mga kasamahan nyo, magre-reklamo din. Opo, di naman. So, naubos na lahat, wala nang tao doon ngayon sa Remedium? Meron ba? Konti na lang. Konti na lang. Kasi, so ang inaasahan, mga nakailang araw ba kayo doon? Wala pa nga po akong 1 month. Wala ka pang 1 month. Pero umabot ba ng 40,000 yung sahod mo? Di nga po. Wala nga pang 700 isang linggo. Walang 700 isang link. Yung sinasabing 491 na bonus, may kliyente o wala? Bali nung pinapaliwanag po yung regarding sa contract, yun po yung sinabi nila, matatanggap yung 491. Pero pagdating naman po nung nag-online na po kami, tinatanggal po kasi nila. Sinasabi po nila nagkaka-error yung apps, nagkaka-error yung mga ano po. Tsaka ano, pag hindi po kami sumusunod sa location kung saan kami dadalhin, let's say, punta ka sa Mandaluyong, kapag hindi ka nang mag-move, tatanggalin niya yung NG, yun yung panakot nila. Ang masakit lang dito, sir, hindi naman sila nagpo-provide ng any transportation allowance para magpunta dun si therapist. Parang kayo pa naman masahe? Kaya sir, halimbawa po. Tapos halimbawa po, natapos po yung madaling araw, yung last client namin. Bahala ka na sa buhay mo kung ma-rape ka, ma-hold up ka. Sabi ng Amerikano? Hindi po, ibig sabihin lang po. Parang walang pakialam. Kasi ba sasasakay tulbe? O di, sino may sabi niyan? Yung may-ari? Kasi may mga na-hold up po, wala naman. Hindi, yung may-ari may sabi niyan? Alam ba ng mga Amerikanong unggoy na yan? Hindi po, hindi nila alam. Kasi ang first na nangyayari po, ipipick up ka, dalhin ka sa bahay ng client, after mo doon, bahala ka nang umabas. Loko talaga, no? Bahala ka nang sumunod. No, yan. Ito pala. Si Mr. Brian Perley. Hey, man. Owner of Remedium Incorporated. Well, I'm so excited. Mr. Perley, good afternoon. Oh, good afternoon. Mr. Perley. Mr. Brian. Mr. Brian? Mr. Brian. Oh, Mr. Brian. What's happening? Ito na kahit hindi siguro Tagalog ito, kumag na ito eh. Estapador talaga ito. Anyway, nasa linya na ba? Oh. Si Yusek Dominador-Sai, Undersecretary ng Employment and Policy Support ng DOLE. Magandang hapon, Yusek-Sai. Hello, magandang hapon. Ang kaya-kaya nyo dyan. Erwin po, at saka si Tolben, sir. Sir, ay may lalapit lamang kami. Dalawang, actually, hindi dalawa ito. 100 sila ng mga massage therapist. Ang kanilang employer, Amerikano, na sinungaling pa kay Judas. Kung ano-ano, pinangako ng mga benefits na 491 pesos with or without client. Bibigyan sila everyday. Pero yung kanilang kita sa pagmamassage therapist, kinakaltasan everyday din ng 10% ng 10%. Yung kanilang na labag sa kanilang kontrata at hindi na susunod ang kontrata, Yusek-Sai. Tapos, dahil massage therapist sila on call,
bahala sila mamasahe papunta sa kliyente at pag-uwi, bahala na rin sila makauwi. Ah, Yusek. How's this, sir? Nabanggit mo, Erwin, na on-call sila, di ba? Opo. So, meaning, may ano tayo dyan. Maaaring hindi sila empleyado. On-call sila. Empleyado sila, sir, eh. May contract po sila, sir. Oh, depende nga. Depende kung ang contract, ay ang employment contract, ay empleyado sila, na gugulumihan lang ako dahil doon sa sinasabing on-call naman. Di ba? Dahil magkaiba ho ang konsepto ng on-call sa kaka-empleyado. Pero sabihin na natin na nasa kontrata nila ay full-time employee sila. Opo. Ang narinig ko kanina, kinakautosan sila ng tax daw. Opo. Kaya hindi nila alam kung saan napupunta. Exactly. Ay, in that case, Erwin, ang kalaban ng Amerikano na yan ay ang gobyerno. Ngayon. Hindi lang basta ang mga empleyado ang kalaban nila dahil ang withholding tax ay inuutusan lang ang empleyado na i-withhold at source. Uh-huh. Pero, pera ng gobyerno na dapat yan. Okay. So, iba, kung hindi mo i-remit, nag-withhold ka, ninanakawan mo ang gobyerno. Naku, itapa mo. Patay. Iniitapa mo ang gobyerno. Estapador. Sir, ang problema pa, sir, nasa kontrata nila na mayroon silang bonus na 491 bayad sa kanila every day with or without a client. Bibigyan sila ng 491 pero hindi naman po binibigay. Number two, yung nga po, yung reklamo nila, bakit sila tinataksan every day ng 10%? Wala naman silang binigay na TIN number, sir. So, saan may ilalagay yung kinakalta sa sweldo nila, Yusek? Yun na nga. Kung pag-uusapan natin yung kinakalta sa tax, eh, kalaban nila ang gobyerno nila. Ayun na. Pero, kaya din nga, sinasabi mong everyday, babayari sila ng something bonus. Kung nakasaad yan at firmado nila ang dalawang ng empleyado at employer, eh, contractual obligations sa pinag-uusapan natin yan. Right. In that case, may kaso silang pwede isampa sa National Labor Relations Commission for illegal withholding of benefits. So ang kaso niya is illegal withholding of benefits. Estafa. Estafa. Estafa naman po sa... Alright. Sir, maraming kaso na pwedeng i-deport na sila papunting Munti kasi nag-aantay na yung Celda 4-5. Yan. Marami doon na talagang ready na gigil ngayong Pasko. Mga Amerikano to eh. May mapupuno naman pumada doon sa Celda. Baka mapuno naman ang hospital dahil pupunta sa hospital yan. Naku! Baka may nag-aantay na wheelchair niyan. Naku! May mga picture-picture pa itong dalawang lukuluk. Ay, may nasa likod na pala ng rehas ito eh. Ha? Rehas ba yan? Rehas ito natin sa likod niya. Talagang self-fulfilling prophecy. Ibig niya sabihin, gusto ko talaga makulong eh. Anyways, Yusek, paano po ito? Pwede ba namin papuntahin sa inyong tanggapan para ito po ay matulungan ho natin, sir? Ay papuntahin niyo talaga sa pinta para ma-evaluate namin. Ayan, okay. Kasi yung narinig ko, yung narinig sa inyo, ay gusto kong ma-validate. Aha. Sige po. Sige po. Ganun po gagawin namin sa Lunes na Lunes, sir. Papuntahin namin dahil hinahabol po nila yung mga benepisyo nila, Yusek Sai. Oo, sayang. Pasko eh. Apa. Okay. Thank you very much, Yusek. Maraming salamat po. Alright. Sige, Erwin. Thank you. Okay. Ayaw na sumagot. Eh, well, nag-verifika sa BIR, Tolben, at ayon kay Attorney Emmanuel Ferrer, jefe ng Regional Investigation Division ng BIR, maraming pinagbabawal ng batas ang pagkaltas ng 10% sa kita ng mga empleyado araw-araw. Ito po yung batas. Kung kayo employer, makinig. Nakasaad sa Tax Reform Act of 1997 na buwanan ang pagkaltas ng tax sa sahod. At ito ay depende pa rin sa tinatanggap na gross salary ng isang empleyado. Sasamahan ang mga nagrereklamo sa tanggapan ng BIR para makasuhan ang kumpanya. Naku, patay. Dami ng kaso. Abay, siguro kung nakikinig sa atin. Totoo naman yun, inistapan niya yung gobyerno. Anong mensahe mo dun sa dalawang kay David Foote at kasi yun Brian? Whatever your freaking name. Okay. You are dead meat, double dead. Double as in dead, double dead. Double dead meat. Uh-huh. You're in trouble, Brian and David. Yeah. I'll put my foot in your ass, Mr. Foote. Okay. You can run, but you can hide. Okay. Ay, samahan namin kayo. So, dalawang ahensya, sa DOLE at saka sa BIR. Salamat po, sir.
Sa BIR, makasuhan yung mga luko-luko na yun at saka sa Dole para baka makipag-usapan sila ibigay yung dapat ibigay sa inyo araw-araw. Right. Yung mga chonggong Amerikano na yun, siguro palagay ko, kung gumagawa ng hindi tama to, may kunting hindi balanse pag-iisip. Ang blood sugar, hindi balanse. Ah, hindi. Ako sigurado. Mm-hmm. Kung tumataas ang blood pressure, tsaka medyo hindi mapasyado, eh, mga kaya nakikita ko lang, kung ito, ah, ay baka may problema sa kidney, yung may iika-ika pag lumalakad. Di ba? Kasi kung iika-ika, may arthritis yun. Pero hindi ibig sabihin, salba sila sa kalimang kasalanan. Mm-hmm. Hey, the two of you, monkey, listen up. This is good for you. Eto ho kasi, for everybody, good or bad, ah, kung kayo mabait o masamang individual, wala hong pinipili ang diabetes. Okay? Eto lang katapat niyan, King's Herbal Food Supplement. Panoorin. Nung una po kasi, gumagamot na ako ng diabetic, high blood. Ang creatinine ko po, alam ko rin na mataas. Yung doktor ko po, nirekomendad ako sa ibang doktor na sa kidney po. Gusto niya magpa-dialysis ako. Yung arthritis ko, pag sinumpong itong tuhod ko, umiiyak-iyak talaga ako eh. Bumili na yung asawa ko ng herbal. Nung ilang bote ng nainom ko po, yun, lumakas ako, nawala yung kirot, tsaka yung maganang tuhod ko, bali wala yung pagod ko. Yung sugar ko parang nilabel lang niya. Masayang-masaya po. Masiglang-masigla yung katawang ko po. Babalik na ho ang Kilos Pronto at wag niyo na ho asahan si Tool Erwin kasi patungo na ho siya doon sa PTB4. In the meantime, eto ho, bosses, ang puhunan. Mabuting ehemplo at inspirasyon sa mga kabataan. Eto ang mission ng Perkins Twins. Eto, kung sino sila, abay kilalanin. Ang katulad mo kung kaya ako ay hanga sa'yo. Let's welcome the Pronto Twins! What's up, guys? Sina Jesse at Christian Perkins, mas kilala bilang Perkins Twins. It's fun for us every time. A lot of people say like, baka you guys are... are you used to it by now? Kasi we've been to so many schools and that's kind of the reaction that mga students, they get excited and stuff like that. Pero it's fun for us. Whenever other people are having fun and they're happy, lalo if it's because of us, that makes us happy too when we see their smiles, their faces. Hindi nagtagal naging recording artist ang Phenomenal Twins. Entry into the music industry was because of Sir Vince Eterno and things just started happening after that, but we're really grateful to Benny, kasi we love his songs and... Oh yeah, best Tagalog songs. Ng mga 2 years na rin. Bakit mo sila gusto? Gusto ko po kasi yung mga advocacy.
kasi nilalike yung pagbabawal sa paggamit ng droga, paggamit ng mga patient like mga alak. Mga alak, sigarilyo, dapat mag-aral kong mabuti, mga ganun po. Alam niyo ho, mamaya kasama ho sila sa Christmas party ho ng Bitag. Kung sakaling nandun ho kayo, pero medyo may mga invitation ng huyang. but don't forget, tomorrow, Saturday, yan ho yung full episode. Ito ho talagang buong-buo, get to know them, who they are, yung mga Perkins Twins. Bukas ho sa Bitag, yan ho sa PTB4 at 8 to 9. In the evening, Manila time, kung nanonood kayo sa ibang dagat, but this is, kumbaga, yan ho'y mapapalabas ho'y. And then abangan nyo ho yan sa YouTube, everything. Okay, dito naman ho tayo. Tikman ang mga pagkaing Pinoy at mamangha sa mga paraisong istang pambato ng lalawigan ng Quezon. Eto po, panorin. Food, nature, and adventure. Take them off your travel must-haves and experience yet another full-packed getaway. As I Travel Pinas takes you a little further out of your comfort zone. Hop on to Quezon! Welcome po sa lalawigan ng Quezon. Ang Quezon province po ay dating lalawigan ng Tayabas na pinalitan ng pangalan noong 1940s na mula sa pangalan ng ating dating Pangulo ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Quezon is also well known for its abundant coconut trees. At bilang pasasalamat sa biyayang ito, ipinagdiriwang ng buong lalawigan ang tinaguriang Festival of All Festivals ng Quezon, ang Nyugnyugan Festival. Ngayong taon lang, kinilala ang probinsya bilang best tourism destination for same-day visitors. At isa sa mga pinakapatok na tourist attraction ngayon sa Quezon ay matatagpuan sa bayan ng Tayabas. For quality food and feel-good dining experience in one, check in at the first and only Aero Food Hub in the country. Maligayang pagdating sa Air Summit Gourmet, welcome on board. Dito sa Air Summit Gourmet, mapifeel mo talaga na parang nasa airport ka. So, kailangan mo dumaan sa immigration lounge to place your order and then i-announce yung name mo sa PA system para makapag-board sa plane. Passengers, Rosal and company get ready for boarding. Please proceed to the entrance gate. Thank you. Passengers, rather diners, will surely feel at home with its warm lights and cozy interiors. It's really mouth-watering, napakasarap, okay? In fact, it's an evidence na when we ate our meal, halos na ubos din namin. It's very unique. We cannot find somewhere in the Philippines na may ganito, na yung ganitong concept. At pagkatapos ng sibugan on an airplane-inspired resto, it's time to hit the road. Weekend warriors in search of a great adventure. An easy access destination for exciting escapades is right in the province of Quezon. Isa na riyan ang nature trip na siguradong magbibigay sa inyo ng extreme adrenaline fix, ang Great Rapids ng Rial. Hindi tulad ng river rafting sa ibang lugar sa bansa, pangunahing ginagamit dito sa Rial ay ang improvised raft na gawa sa kawayan at interior ng gulong. It's a heart-pumping experience going through the river's rushing rapids. Bonus na rito ang side trip to Bagumbong Falls, where travelers can take a refreshing plunge into a small but deep catch basin. After a refreshing dip, time for some spiritual cleansing. Hit the road and pay homage to one of the most visited pilgrimage sites in the country, ang Milagrosong Dambana ng Kamay ni Jesus. One of the main highlights is the life-size stations of the cross or Way of Sorrows.
This 50-foot statue of the risen Christ is the third tallest image after those in Bolivia and Brazil. And what better way to end the day than to cap it off with palatable lukban delicacies? Pepresent ko ngayon sa inyo itong mga bestsellers ng buddies. So unahin natin itong pancita bab. Itong bestseller namin ito, kaya tinawag na habab. Ito yung way na kung paano kainin. So gagamitin mo lang yung mouth mo. Wala kang gagamitin ng utensils. So ito originally is para itong street food. So, nag-originate dito sa mga lako-lako dito sa amin. So ito yung bago naming menu. So ito yung longganisa pizza with quesong puti. So ito bestseller talaga namin sa Manila. So, siyempre, iba naman twist to. Nagamit ka ng longganisa crispy, tapos crispy pa yung dough namin. Tapos ang ganda ng blending ng cheese namin kasi meron kaming quesong puti, tapos nagamit kami ng mozzarella. Isa rin sa mga binabalik-balikan dito at syak na hindi pwedeng ma-miss ng mga taga-Quezon tuwing pista, ang jardinera. It's an heirloom recipe of mouth-watering meatloaf dish that's bursting with flavors. Another delicacy that's now a staple in Southern Tagalog is a variant of the famous Pinoy sausage, ang longganisa ng lukban. Kaya kung feel nyo ma-distress ngayong holidays, head to the beautiful province of Quezon and experience a thrilling escapade with sumptuous food on the side. A quick breather like no other. Tara na and ride on in Quezon. Ngayong Linggo, alas 7 ng gabi sa iTravel Pinas. Nalaman ko lang po na may diabetes ako nung ako'y nahihilo at nalalabo ng aking mata. Yun nga, pag nahihilo nga ako, hindi ko nga nagagawa ng maayos yung trabaho ko. Nalaman ko yung King Serbal sa aking kumpare. Malaki po ang pagbabago kasi nung una ko palang inom, ang gandang gising ko ng umaga. Unti-unti, yung paningin ko, lumilinaw. Pati yung BP ko, nag-normal. Nagbabawas yung taas ng blood sugar ko hanggang sa mag-120 na, ganun. Hanggang sa bumababa. Malaking pagbabago. Ngayon, okay na po. Ang kilos pronto, kayod kalabaw sa tatlong bahay. Walang pahinga sa trabaho at isang beses lang pinapakain sa isang araw. Yan ang reklamo ng Pinay Domestic Helpers sa Saudi Arabia, April 2017, ang umalis si Rowena Leon patungong Naharan, Saudi Arabia bilang Domestic Helper sa tulong ng Dream Builders Manpower International Corporation. Simula nang dumating siya sa Saudi, pinagtatrabaho na siya ng kanyang amo sa mga kapatid nito. Siya rin ang pinag-aalaga ng mga anak. July 2017, nagsumbong ang mister ni Rowena sa ahensya tungkol sa pagmamaltrato ng amo. Tinawagan ng ahensya ang amo ni Rowena at nangakong hindi na mauulit ang 2-in-1 pagtatrabaho sa ibang bahay. Pero sa mga sumunod na araw, pinagtatrabaho uli ang pinay ng kanyang amo sa ibang bahay. Bay, loko to ah. Kasama natin ngayon sa studio si Noel Lihion. Asawa ho kayo ng ito nga, OFW? Yes, sir. Kailan niyo huling nakausap? August. Okay. Simula na, di mo na nakausap? Dito lang po, sir, nung nakausap ko nitong... Itong tumawag ako nitong tumawag ako nung pumunta ako dito. Magpunta niyo rito ngayong araw? Tapos ngayon po, may iba na naman pong
inililipat lang siya? Dahil kinausap po nung client niyo po, yung nag-interview sa akin kanina. Okay. Tinabagan po yung agency. Mm-hmm. Yung, agency po. Okay. Yung agency po, tumawag na naman kayo doon sa asawa ko sa Saudi. Mm-hmm. Tapos? Na pinagbabantaan po siya na pag hindi po tinigil yung pag-igil ng turong sa inyo. Oo. Yung programang ito. Okay. Yan yung pagbabayari siya ng malaking halaga. Sinabi ng agency rito? Opo. Aba, yung lukong-lukong ito, ano? Kita mo nga naman. Nasa linya ho natin yung si Josephine Tobia, welfare officer ng OWA. Ma'am Jo, andyan ho ba kayo? Yes. Okay. Good evening po sa inyo. Siguro naman ho, ma'am, narinig niyo ho kung anong pinagagawa ho ng amo nitong isahong OFW yes. natin. Ma'am, okay. Binagbabantaan daw ho ng agency nitong lukong-lukong agency na to. Na dahil nagsusumbong ho sa amin, baka daw, mahihirapan na. Or ano sinabi sa'yo? Pagbabayarin daw ho ng malaki dahil nagsusumbong daw ho itong pobreng OFW sa ginawa ho sa kanyang pagmamaltrato ng amo, kung anong pinagagawa. Minsan lang pakainin sa isang araw, ang Dream Builders Manpower International Corporation, ma'am. Ano hong magagawa natin dito? Yes, yung mga ganyang klase ng agency, talaga yan yung mga nire-recommenda na imbestigahin. Kasi instead na alagaan yung mga workers natin, minamaltrato pa nila dahil maltrato na nga doon sa amo. Tinatakot pa nilang gano'n. Of course, papatawag natin yan. Mm-hmm. At kung talagang ganyan ang ginagawa ng agency na yan, okay, paparecommend natin na imbestigahin yung monitoring system nila at saka yung pag-handle nila ng mga kaso ng mga OFW. Papacheck din natin yan sa FRA. Okay. I mean, sa polo natin para sa kanilang FRA. Okay. Ma'am, sasamahan ho namin yung Mr. Ho, ano? Si Mr. Leon, para sa kanyang asawang si Rowena, kasi bastos itong Dream Builders Manpower International Corporation, ma'am. Ako na lang ho siguro magsasabi, kung maaari, kung kayo ho'y kasalukuyan nire-recruit ho nitong lukulukong Dream Builders Manpower International Corporation, hindi namin trabaho manira. Pero pag may lehitimong reklamo at lalapit sa amin, tapos magbabantaan yung nagre-reklamo, parang tinatakot niyo pa, ganitong sasapitin niyo. Tandaan, Dream Builders Manpower International Corporation, ngayon po ma'am, yan ho, siguraduhin ho natin, nasa listahan nyo ho, ano? Para nang sa ganun, pag pinatawag nyo, may record ho kami, baka gusto na kaming i-libel. Ako ho, gustong-gusto ko nila libel ho ako eh. Gustong-gusto ko para makita ko siya sa hukuman. We'll take note of that. Sige. Ay, Dream Builders, gusto kong i-libel nyo ako para magkita, sasapaking ko kayo eh. Ma'am, dyan lang ho muna kayo, ano? May isa pa. Okay? Opo. Tutulungan ka namin na. Papunta kay Ma'am Josephine. Sir, may isa pa po, sir. Dito, ngayon pong magkahapon dito, sinakain ngayon. Okay, sige, ganito. Makakaabot yan, okay? Sasamahan ka namin kay Ma'am Josephine. Relax ka muna dyan. Okay. Pinay, nakipagsapalaran sa Saudi para magkaroon ng ginhawa sa buhay. Sa kasamaang palad, dinapuan siya ng malubhang karamdaman. January 2016, pumunta patungong Dubai si Martin Coronan bilang accountant. Subalit, makalipas ang halos dalawang taon, isinugod sa ospital si Martin dahil sa sakit na acute ineffective cardiocarditis with severe mitral regurgitation and pulmonary edema. Hindi alam ng pamilya ng Pinoy overseas workers kung paano siya mapapauwi dahil kailangan mabayaran ang kanyang hospital bills. Magbabayad naman daw ang employer ni Martin, subalit wala raw silang balak saluhin ang buong bayarin sa ospital. Sus, Ginoo. Kasama natin sa studio sa Josefina Coronan, ina ni Martin. Magandang hapon po sa iyo, Lola. Magandang hapon din po. Alright. Sige. Lola, parang medyo ayoko nang umiyak kayo, no? Nandito na ho kayo sa amin. Napapakinggan ngayon tayo ng OWA, si Ma'am Josephine. Okay, sa kabilang linya. Tulungan po nyo kaming maiuwi po yung anak ko rin. Ay, tutulong ho kami. Tutulong ho kami, Lola. Ay, gobyerno na ho ang sasaluhu rito. Kaya ang ho tayo may OWA sa kabilang linya, Lola. Okay? Apo. Pag ang gobyerno ho manghihimasok, relax na ho muna kayo. Ano? Okay? Yun okay. Lang po ang hiling namin. Alright, sige. Ma'am Josephine, siguro naman narinig nyo ang kahilingan ni Lola na humingi na tulungan na ho natin yung kanyang asawa roon. Ma'am Josephine, kung narinig nyo? Yes, opo. Eh, ayaw daw sagitin ho yung mga tawag dito, yung kabuang karamdaman sa ospital. Ano magagawa ho ng ating OWA, ma'am? Pati yung ating polo officer. Opo, ipapacheck po natin yung status ng worker. Unang-una, ang employer,
has the obligation to pay for the medical okay. worker. Mm-hmm. Kung ano man yung balanse at mm-hmm. hindi naman sakop ng kontrata nila, mm-hmm. Titingnan natin doon sa obligasyon naman ng FRA at saka okay. ng PRA okay. para doon pa yung pananagutan nila alright. doon sa hospital bills nitong worker na ito. Maganda ho yan, Ma'am Josephine, kasi nakikinig ho sa atin yung ina. Nanay, ay narinig niyo ho ba, nanay? Opo. Tutulong na, ano? Nanay, wag na po kayo mag-alala. Alright. Tutulungan po namin kayo. Opo, sa madaling panahon, ma'am. At... Opo, wag na po kayo mag-alala. Kumalma na po kayo. Basta't nakaabot na sa awa. Baka naman po mamatay doon yung anak ko Papayang dahil... Tulungan kayo sa hospital. Meron okay. pa daw mga kwan sa ilong... Oo, wag na ho kayong, kumbaga, nakalagay nanay. Po eh. Eh, nangako na ho talagang tutulong ng awa rito, ha? Okay? Lola? Sa madaling panahon po, ikulang daw po panahon. Yung... Kulang daw po yung... Okay. Narinig nyo naman siguro, Ma'am Josephine, sabi niya, nakikiusap siya sa yes, lalong madaling panahon. Okay? Sige po, we will do our best para ma-address yung concern ng OFW at ng pamilya niya. Alright, Lola. Itignan po natin paano natin mapapabilis yung pagtulong right. dito sa pamilya. Tutulungan po nyo kami. Tutulungan ho namin kayo, Lola. Ha? Diyan marami na muna kayo. Po salamat. Alright, diretso na ho tayo rito ang mga story at may karamdaman. Eh, ngayon ho kami nagbibigay ho ng mga warning ho sa inyo. Ang warning ho sa inyo, lalo-lalo na ngayong holidays, kainan na naman, matatamis, maalat, makulesterol, inom dito, inom doon. Pag kayo ho'y may sakit na diabetes, laryngitis, sakit sa bato, hypertension, sus, Ginoo. Maganda ho siguro, patingin na ho siguro muna kasi doktor, tapos hinay-hinay lang ho sa handaan. Alam niyo ho ba, pag may mga karamdaman ng ganyan, hindi ho biro. Hirap ho kasi napupuno ho yung mga emergency room 2-3 days after ng mga handaan. Kaya pagtitingnan ho natin emergency room, by madami ho, taas ng dugo, taas ho ng blood sugar at marami pa. Napanood ho sa internet ang King's Herbal. Ito ho, dahil ho dun sa bitag, nang makauhi ng Pinas in 2015, nagsimulang uminom ng King's Herbal. Ang kanyang karamdaman ho, di ba? Ay ba'y nag-umpisa bumaba yung blood sugar at yung blood pressure. Ito ho yung mga story ang kinakailangan ho mapanood nyo, pero magpatingin sa doktor. Ito ho. In 2013, doon po ako nag-umpisang nagkaroon ng sakit na diabetes, kidney, hypertension, laryngitis. Sa Doha, Qatar, meron po libreng check-up po para sa mga manggagawa. Doon po ako ginamot pero hindi po ako nalulunasan. Nung nasa Qatar ako, meron kaming internet. Doon ko po laging pinapanood at nakikita ito pong King Herbal po. 2015, dito po sa Pilipinas, doon ko na po inumpisahan na uminom ng King Herbal. Maganda ang pakiramdam ko sa paglakad, sa paghinga. Doon po nag-umpisa yung pagbaba ng dugo ko, hypertension ko, nawala po yung sakit ng bewang ko, nawala po yung sakit ng dibdib. Para pong bumabalik ako sa 35 years old. Jericho Castro Espejo, 11 taong gulang. Huling nakita si Jericho noong September 29, 2017 sa Caloocan. Naka-shorts na blue at puting t-shirt at yumanoy sumakay sa isang van na walang plate number. Sa may mga impormasyon sa kinaroroonan ni Jericho, maaaring tawagan si Julie Castro sa numerong 0923-472-8968. Dario Samson, 60 taong gulang. May sakit daw na Alzheimer si Tatay Dario.
Sa may mga impormasyon, maaaring nakakita kay Tatay Dario, maaaring tumawag sa mga numerong 0907-160-8476, 0942-244-3384, o di kaya sa 0910-146-1191. Okay, inaabot na ho natin yung panahon ho na kinakailangan magpaalam eh. Higit sa sumbungan, imbestigahan at isyong kailangan solusyonan ang serbisyo pampubliko dapat kilos. Pronto!